Sa mga mahilig sa makukulay na mugs, kaunting ingat lang sa pagbili. Nagpositibo kasi sa nakalalasong chemical na lead ang ilang sinuring coffee mugs ng grupong Eco Waste Coalition. Patuloy rin ang pagsusuri ngayon ng Food and Drug Administration. Live mula sa Quezon City, my report si JP Soriano. JP? Jessica, 47 days na nga lang ay magpapasko na, pero ayon sa isang grupo, baka raw hindi maging merry ang Pasko na ilan kapag nakatanggap sila sakali ng regalong coffee mug na kontaminado ng mga nakalalasong kemikal. Tatlong beses sa isang araw kumagkape ang medtech na si Chris. Ang mga makukulay na mugs na ito na regalo sa kanya noong nakaraang Pasko ang pinakamadalas niyang gamitin. Balak sana ni Chris na magregalo ng mga mugs bilang giveaway sa darating na Pasko. Pero paalala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat sa mga nagkalat na mumurahing coffee mugs na may makukulay na Christmas designs. Sa 35 samples kasi ng coffee mugs na binili ng grupo mula sa maliliit na tindahan sa Quiapo, Divisoria, Alabang at sa Cubao, lumabas sa kanilang pagsusuri na kontaminado ang mga ito ng mga nakalalasong kemikal gaya ng chromium, arsenic at lead. Sa 35 mugs na tinest ng Eco Waste Coalition ay lahat nagpositibo sa pagkakaroon ng sobra-sobrang lead. At karamihan nga sa mga mugs na tinest nila ay made in China. Ang mataas na lead content ay nakita raw mula sa mga makukulay na pinturang disenyo na tinatawag na lead glaze. Imagine mo na lang na bukod sa hinahawakan mo ito, may yung ilalagay mo pa dito, it's either inumin o minsan noodles, no? Pinaglalagyan din natin ito. Ay nilalapit pa natin ito sa ating bibig na kung saan yun yung pinaka-raw, isa sa pangunahing route of exposure para magkaroon ng chemical ang ating katawan. Ang lead ay isang neurotoxin, pangunahing ina-atake nito ay ang utak. Sabi nga eh, chemical na pwedeng sumira ng central nervous system. Ayon sa Eco Waste Coalition, umabot sa mahigit 12,000 lead parts per million ang nakita sa mga mugs na dapat sana ay 90 ppm lamang. Iwasan na natin yung may maraming disenyo, kung pwede nga sana ay plain na lamang, at magpabuti tayo ng mensahe ng sa industriya na gumagawa ng mga ganito na tayo ay naghahangad na ngayon ng mas ligtas na mga produkto. Naibigay na raw ng Eco Waste Coalition sa Food and Drug Administration ang resulta ng kanilang pagsusuri. Ang FDA nag-ikot na rin daw sa iba't ibang tindahan sa Metro Manila para kumuha ng samples ng mga mumurahing mugs at dumaraan na ito sa pagsusuri. Agad daw ilalabas ng FDA ang listahan ng mga produkto o klase ng mga mugs at glass na di dapat bilhin sa lalong madaling panahon. But because there are possibility of the paint containing pigments that carry heavy metal, and heavy metal can leach and go inside our body, it becomes now a health issue. So somebody has to take the lead. At habang wala pang nailalabas sa listahan ng FDA, si Chris, magdadalawang isip na raw muna sa pagbili ng mga mumurahin at makukulay na mugs. Pwede siguro i-display na lang or huwag mo na lang gamitin para makasigurado din tayo sa health kasi yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. At Jessica, ayon sa Eco Waste Coalition, base sa kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas, ay wala pang malinaw na regulation sa pagkaugnay sa Chemical Control Order pagdating sa mga non-food items gaya nga ng mugs. Kaya having said that, nagpayo ang FDA sa publiko, Jessica, na suriing mabuti yung mga bibiling produkto. Paulit-ulit naman nila itong sinasabi. Alamin kung saan ginawa yung produkto, anong bansa, tingnan din yung mga warning signs dito, at wag na wag bibili ng mga produkto ng, kung hindi maintindihan yung label na nakasulat dito, halimbawa Arabic, data applies, Jessica, to other products bukod sa mugs, Jessica. Okay, at ang isa pang useful tip, pagka masyadong makulay, di ba, o masyadong matingkad o napaka-attractive nung isang bagay dahil sa mga kulay nito, medyo hindi yata maganda yon, di ba, JP? O kaya nga sinasabi, Jessica, ng Eco Waste Coalition, kung pwede raw bang makontrol, kung talaga hindi makontrol yung pagdiregalo ng mugs, gumamit na lang ng mga plain color, yung color white. O kaya kung di naman, iwasan na lang muna ito for the meantime. Total naman, ang FDA meron na rin ginagawang pagsusuri tungkol dito. At yan nga yung magandang abangan the next few days, Jessica, kung ano yung magiging resulta ng kanilang pag-aaral. Ang sarap pa naman uminom ng mainit na tsokolate at kape, lalo na ngayong papalamig na yung klima, ngayong Pasko. Pero in any case, maraming salamat, JP Soriano.